What can you say that we are here now? So we went from Calamba to Intramuros, no, I'm saying? Not saying? We took almost 3 hours before we go here, before we get here. Huh? Now same? Now same? Four? No, it's just three. Time check for now. It's 4 o'clock na. Kaya papunta na kami sa May Intramuros. Yes! Intramuros! And papasok na kami sa Fort Santiago para mas tungayan namin yung pinaka mahalagang pangyayari sa buhay ni Rizal. No? So upon entering po, no, magbabayad na po tayo ng ating entrance fee, which is 50 pesos for children and students, and kapag adults lang or walang discount, 75. So pagpasok nyo, siyempre pagpasok natin sa intra, una natin gagawin, mag-CR tayo. No? Dahil katabi pa lang ng entrance nila yung CR mismo. Which is andito rin yung mga souvenir shops nila, and andito rin yung mga administration office nila. Andito rin yung restrooms nila. Ilang tips mo na bago pumasok dito ngayon sa Fort Santiago? Pero dahil nasalunta kami, no? Kailangan nyo lang siguro i-prepare pag pupunta kayo dito. Unang-una, syempre pera. Pangalawa, yung letter if magbablog kayo or mag-video taking kayo sa loob ng Intramuros or Fort Santiago. Then, syempre pagkain. Pwede mo magdala ng pagkain. Extra pera ulit, no? Pampamasahe. Una, kung gusto mong bumili ng souvenir, extra pera pa ulit. Pero pera lang talaga to, no? Balwartilio and Redacto de San Francisco Javier. Bam! So, ito, tinayo ito noong 1662 as a part of Seafront Defense Line. Ibig sabihin, ito yung parang mga tumitingin. Dito sila mga tumitingin ng mga susugo, dyan, ang gano'n. Yung mga Spanish, ha, yun. So, itong Intramuros na to ay pag-aari ng Spanish community. Basta mga Spanish yung may gawa nito. Sila yung unang tumira dito. At sila yung unang gumamit nito. So, itong purpose nito, ito lang yung tanging daan para makapasok yung mga tao galing sa labas. So, ginagamit nila to para security na na hindi sila masira sa loob. Kaya ito lang. Agad. Ito lang yung daanan. Ito lang talaga yung daanan. Dalawang gate to, no? Para secure talaga. Secure talaga siya. Pupunta tayo sa main part ng pagpunta natin dito sa Intramuros, kundi doon sa Port Santiago kung saan ikinulong ang ating pinakamamahal na si Pepe. Ito yung pinaka main gate natin ng Port Santiago. Mababasa niyo dito kung sino yung mga gumamit ng Port Santiago. Pag nabasa mo to, nakikita natin yung sobrang tataga ng Fort Santiago kasi ilang beses na siyang nasira dahil sa mga gera-gera, pero ilang beses binubuo na rin siya renovate and binubuo ng mga kung sino mang napapalagi dito. Yan, tapos yung taas niyang facade na yan, 40 feet. Yan, 40 feet yan. 22 feet yan, boss, 22 feet. 22 feet? So yung eto, 40 feet. Tapos yung wall. Yung wall, 22. So bale, pagpasok mo, ito yung makikita mo. Ito ang makikita mo pagpasok mo. Ayan. Pagpasok natin sa loob ng Port Santiago, nice. Makikita natin yung putsip ni Rico. Yung makikita nyo, ito yung mga bang ni Rizal, yung bago siya barilin. Yan. Kung papanoorin nyo yung palabas ni Cesar Montano, makikita nyo yan. Boy, ini-endorse ko yun, boy! So, nandito tayo ngayon sa Rasulayman Theater. San si Raha nasa yaw. Ito yung theater ng mga kapanahon ng Rizal. Tara, pasukin natin! Sinapin ang mundo ng laro. May kusama, bigas ang mga nag-egulay. Kapag umanag sa bay, katumbas ko'y kinalang buhay sa kapitin. Dito rin pala, nag-perform yung The Greatest Showman. Oo! Kanta, The Greatest Showman! Pasok! They see me rolling, they hear the band. Lang dito, ito yung parang main
ano nila, main attraction ng mismong ano, kasi dito nagpe-perform para maging parang yung banding-banding ng mga ano. So dito naman sa right side, pagpasok mo sa Fort Santiago proper or sa Intramuros proper, andito naman yung Postigo de la Nuestra Señora de Soledad, which is the person of Our Lady of Solitude. So pasukin natin dito, tingnan natin kung anong meron. So anong meron dito, may no? May tinapang lumalabas. Ito lang, actually ganito lang talaga siya. Kung makikita niyo yung buo, yan po. Ito yung ginamit nilang lugar para makapagkalakalan kasi dito may tubig at dito, dito yung mga barko. Alam mo ba kung gaano katagal silang... Ay, kung gaano ba nagamit? Ginamit. 299? Hindi. 300 what? 299.5? Ilan ba? 333 na ako. 333 years ginamit tong etong port na to para sa kalakalan ng mga nang gumamit ng Tsaka kung Santiago. Papansin ninyo, yung 333 years na yun, ayun din yung time na sinakop yung Pilipinas. Ganun katagal sinakop yung Pilipinas. Sige, okay lang po. Hindi talaga, okay na. Hindi! Nagaling, hindi nga! Hindi nga kasi! Pakipagtalo! Pakipagtalo! Yung tunay na kung ginagawa dito sa dungeon is, dito nilalagay yung mga armas ng asaka yung mga gunpowder. Armas nga. Tapos... Huwag mo tingnan to kasi may kodi ko. Hindi! Sige. Pero nung hindi na nila nilalagyan to ng armas, nagkulong din sila dito ng mga prisoner. Yes. Naging kulungan siya. So, sa right side nung pagpasok mo sa Intramuros proper, ito pa din, no? Ano ba to? Ito yung kulungan ni Rizal. Dito siya kinulong ng 16 days. 16 days bago siya barilin. December 29 siya nag-umpisang magmarcha mula sa kulungan na to palabas hanggang doon sa Martyr Dome, which is mamaya doon. Tapos yung December 30, yun, doon siya. Doon na siya binaril ng firing squad. Sa bagong bayan. Firing squad. Bang! Ano yun? Hit you with the... So, papasukin na natin yung, ano, yung main na pupuntahan talaga dito sa Intramuros, kundi ang Rizal Shrine. Pero, sadly, bawal mag-video doon. So, try natin kung pwede. Pero kung hindi, picture na lang na ipapakita namin yung 3, 2, 1, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Yan, so, bale, medyo nakakapagod din yung pag-ano, kapag talagang inisa-isa mo yung laman ng museo ni Rizal dito sa Calamba, no? And ngayon, ano yung mga natutunan nyo ngayon pag-uwi na tayo at tapos na tayo dito sa Fort Santiago Intramuros? Kung gano'ng katapang si Rizal na kahit sa huling hininga niya, pinaglaban niya yung Pilipinas gamit ang kanyang panunugan. Wala akong natutunan na more lesson, pero... Ano, napuno naman yung utak ko ng ano ng mga facts, informations about sa ano sa kay Rizal. Kaya nakakatuwa din. Mahalaga rin minsan na maging idealism tayo na isipin natin yung mga magagandang bagay kaysa sa mga medyo hindi totoo at mga nakakasira sa atin. Para sa akin malupit siya. Gano'n siya kalupit. Si Pepeng pinakamalupit. Good na kami. Galing pa kami Calamba. From Region 4, tas NCR, tapos... Kulang-kulang pa kami. Ganito pala pakiramdam ng maging isang biyahero. Alam mo yung late ng... Di ba ako nagampanan ba namin si Drew? yung late ng hakbang ni Rizal, ganun kahaba yung ginalaw namin eh. You know Rizal? Yeah, pero yun nga no, ano ba? Maraming salamat sa panonood ng video na to, no? Kung... Subscribe to my channel! Hindi, ayun. Maraming salamat sa panalood at ano, kung may natutunan man kayo or wala na kaming pakidong. It's up to you, no, kung paano nyo kukunin yung mga knowledge na ibigay namin sa inyo. Oh. Ano? Maraming salamat sa panonood ng vlog namin kahit alam namin na walang kwenta. Hindi naman walang kwenta, may kwenta pa rin naman kaso more on kalokohan. Medyo basura na, joke lang. Sadyang ganun lang kami. Please subscribe to my channel, Jeff Conception po. Maraming salamat guys. Take it away. Peace. Cesar Montano ha, panoorin